Oh, hello mga ka-Chugguide. Welcome ulit dito sa ating video, sa part 3 ng video natin. Salamat at natapos niyo po ang video sa part 1 at saka sa part 2. Dahil nasundan niyo, ito na yung final natin. So, paano i-confirm ng 100% ang isang area gamit yung mukha ng tao o hayop? Dahil na-confirm natin in 50% na natunto natin ang isang prospect natin na deposit sa banda na yon, sa bandang east, at saka marker rin dito sa bandang west kung tansya ba niya o kita ba niya dito ang isang deposito sa area na to. So ganun siya mga ka-Chugguide. So ayun siya mga ka-Chugguide, tatlong bagay ang ipapaliwanag ko sa inyo dito kung paano siya i-confirm talaga ng legit. No, 100% kung legit ba siya sa nakakita sa video natin in part 2, dahil naturo natin kung saan yung sentro o prospect ng deposit. So una, step by step din. So paano ko siya basahin o maituring o ma-confirm talaga na dyan talaga mismo yung sentro. So una, dyan lang yung prospect natin, at saka dito na banda, hindi dito sa gitna ng bagay kundi dito. So isulat ko siya para maintindihan yung mabuti paano ang ginagawa ko sa paraan sa pagtansya. Dahil natansya natin ang dalawang prospect na deposit, ito siya at saka dito. So paano ito ihambing mga ka-Chugguide? So pointer siya dito, east yung isang deposit at saka west ang isa. So kung siguro estimated natin, pwede siyang mga 15 to 16 meters bawat isa distansya na, dahil sa east. So 16 meters, 15 to 16 meters distansya bawat isa. So ayan siya, una, ito yung rectangle na ukit o prospect na deposit sa bandang east. At saka ito ang nakaukit star dito sa bandang west. Ayan siya, yung may sign of X na dots. So ito yung prospect din natin na deposit. So kung andito ka sa equator, itong equator na to, ito ang north, ito yung south. Yan siya mga ka-Chugguide. Paliwanag ko sa inyo ng mabuti kung paano ang paraan ko dito, dahil ayun lang yung prospect. So una, ito yung nasintro natin kanina. So ito yung east, west, south to north. So ngayon, hatiin mo siya ng apat. Yan siya. So pwedeng dito mo siya hatiin ng apat. Ayan. So nagulo na tuloy. Pwede mo siyang dito mo hatiin ng apat. Ganyan. Ganyan ang pagkagawa. Pero dahil ang marker is pointer east and west, so ganito mo siya hatiin para sigurado. Ganyan. Yan na. Ka-Chugguide. So dito, proceed ka dito. Kailangan ito na yung equator mo sa gitna ng marker. Ito na yung equator mo. So hatiin mo siya ng apat. Ganun ang pagkagawa o ang ginagawa ko. Ito yung sentro, ha, ulitin ko, ito yung sentro. Ganun lang din dito yung procedure niya. Ayan. So ito na yung south, north, east and west. East, apat lang din ang paghati. Ayan. Ganun. East, south, north at saka west. So dahil dito yung sentro prospect natin, paano natin malaman kung legit ba siya? Kailangan pupunta ka dito sa unahan, south, east, north at saka sa west. Ganun lang din dito. Susubrahan mo siya. Galing sa pointer center mo na deposit na tinatansya mo o estimated mo o natumbok mo. So maghanap ka sa batong bandang south, west, north at saka east. Pwedeng dito sa southeast, southwest. Ayan. Dito mo siya hanapin. Ganito yung ginagawa ko mga idol, mga ka-Chugguide, yung procedure ko. So doon natin i-demo sa actual.
So una, itong dito tayo pupunta sa east. Dahil yung prospect natin, ayan siya. So ibig sabihin, yung east, yung ginuhit ko kanina, ano yung prospect natin dito sa sentro na to, sa ilalim ng bato or sa gilid. So kuha tayo ng kibali round niya, kibali 20 degree yung lawak ng hukay nito, degree. So dito banda yung east, dito banda yung sa west, south at saka north. Ayan, apat siya. So kailangan ito yung prospect natin. Puntahan mo doon sa unahan. Ito yung east harap natin. Punta ka sa unahan niyan. Maghanap ka ng bato. Lahat ng bato makikita mo dyan. East, south, kaling dyan. Dahil doon ang prospect malapit. Di mo siya. Di ka na pwedeng pupunta pa ka sa gitna o equator niya. Dahil pwedeng dalawang referensya ang hinahanap niya. Dahil yung isang bato na yan, pwedeng doon nakatingin sa kabila, pwedeng din dito. Dahil ang matatawag na yan is treasure left and right kung dyan ka na sa gitna. Dahil andun na sa west yung deposit na sinasabi ko at saka dito tayo sa east. So kung nandyan ka na sa gitna, pwedeng equator. Equator na siya. Makikita mo yung marker na yan, no? Nakahugis ukit ng tao o hayop. Kung saan nakatingin yung mata, dahil dalawa ang tinutukoy sa bato or apat, pwede siyang tinatawag na natin na treasure left and right kung dyan ka na sa gitna. Kaya di na bago yan dahil makikita mo yan sa coding, mga ka-true guide. Kaya ito, dyan ka maghanap ng marker kung dito ba lahat nakatingin ang isang prospect ko hinahanap natin. Dyan, dito ba? Marker na yan, pabalik ba dito? Yung marker na yan, pabalik ba dito? Ayan, pabalik ba rin dito. So, ganyan siya. Basahin, mga ka-true guide. So, ganun lang din ang procedure doon. Kung pupuntahan mo doon ang area na yon sa west, yung prospect natin na deposit, sa isang deposit o ikalawang deposit. So, ganun lang din ang procedure. So, magsubra ka. Susubrahan mo siya. Hanapin mo kung tugma ba ang isang marker na makita natin kung dito ba lahat nakatingin sa gitna o nagtitinginan sila sa east to west. Nagtitinginan sa meaning nasa gitna ang isang marker. At saka south to north, kung nagtitinginan sila ang marker south to north, pointer niya ang gitna. So, ganun siya, mga ka-true guide. So, proceed tayo. Una tayo dito pupunta sa south. So, try natin. Marami pa namang damo. Masagbot, kung sabi tayo pa. So, try natin. I-explain ko siya yung mabuti. So, dito, na part na to, mayroon siyang bato na ganun lang din ang pagkagawa niya. Oh. Naka-elevate siya, pinatungan ng mga bato, tatlong bato. Kaya naka-elevate yung bato. Pwede kang, kung bata yan, pwede makapasok. Ganon din dito, mga ka-true guide. At sa banda na to, ganon lang din. Pinatungan siya sa dalawang bato. Naka-elevate din yung bato dito. Ayan. So, forming opposition of triangle. Dahil kung makita mo, triangle, oh, naka-elevate ang tatlong bato. Ngayon lang natin na klaro o na siguro. So, mayroong pyramid sa gitna. Ayan siya, oh. So, naka-pattern din ang position na prospect of deposit natin. So, malamang dito sa gitna ang hinahanap natin na treasure deposit. Hindi doon, kundi dito. Hindi pa nga natin ginamitan ang mukha ng tao o hayop. Dahil sa pattern niya, parehong bato. Parehong hugis ang bato. Parehong forma. Ayan siya, oh. Naka-elevate. So, ayun lang. Pyramid. So, andito sa gitna ang prospect deposit natin. So, gamit yung mukha ng tao, hayop, susubukan natin dito. So, ayun siya. Bitak, mga ka-true guide. Lahat ng mga marker na makikita natin, nga inukit sa bato, nilalagyan nila ng pares yan. Ayan siya dito. So, naka-side view siya. Kung dito mo siya titignan, ayan yung letter C sign. Once if letter C, so positive siya. Siya. Positive ang isang bagay na pinagbawanan.
Ayan siya, naka side view. So dito naka point sa gitna. Dito siya. Tignan natin to. So yung tatak niya dito mga katsugad, literally temple. So meaning of temple kasi pyramid. So meaning temple, doon ka sa pyramid. Temple. So galing dito. So matanil mo siya ng halos isang metro. Ayan siya mga katsugad, literally temple sa coding. At saka yung literally at saka pyramid is isa lang ang kalugan niya. Ayan siya, kaya galing dito matanil mo siya pailalim ng isang metro. At dito pa, dito sa bandang north. Dito tayo dito kukuha dahil nasa sa gitna. Pwede siyang treasure left and right marker. Ito. Ito nga. Ito yung sinasabag natin na gitna, sentro. So try natin to. Kasi may silsil na na-capture natin kanina. So dito, yung pares, oh, may silsil siya mga katsugay do. Tapos, tinan mo yung silsil niya dito. Tapos, ayan. So, naka side view, meaning dig down. Nandito talaga sa gilid, hindi sa ilalim na to. Kundi dito sa gilid yung prospect natin o hinahanap. So, yung marker niya dito papunta. Yung marker din niya dito. Yung sa east na yan, dito. Yung sa south dito, yung marker. Yung north na to, dito sa ang marker niya. So meaning, kung dito ka maghukay sa gitna, itong bato na to, mahuhulog dito sa gitna. Yung bato na yan, mahuhulog din. Mahuhulog. Dahil kahit liitan mo ng hukay, yung bato is nakatrap na. Pwede siyang mga maliliit yung bato sa ilalim. Kaya pwedeng ito tatabon sa iyo. Kaya kung tatrabahoin mo to, kung walang equipment, kailangan kunin mo siya una. Ikalawa, kunin mo siya. At ikatatlo, ito yung kukunin mo para sigurado. Baka tsakaan mo na siya kukunin kung malalim ka na, siguradong yung bato kung gagalawin mo, siguradong hindi na mo malagay sa makuha sa ibabaw, kundi mapailalim na siya, delikado na. So ganun yung procedure mga katsugay. So punta tayo dun sa unahan. Ito mas may advantage dito kasi mas madamo doon sa banda na yon. Dito medyo siya ito yung prospect natin dito. Ayan, ito lang yung bagakay. Ito yung prospect natin dito. Ayan, so pwedeng ito yung prospect natin, ha. So pwedeng may marker na yun nakita sa unang video, part 1 na C, E, at saka number 3. So sa banda na yan, west, west banda na yan, at saka ito yung S. Dahil andun lang yung S to, yung tinatawag ko kayo ng unang deposit. S at saka west, south, at saka dito yung north. So una, yung marker na yan, titignan natin mukha ng tao, hayop, kung saan ba siya nakapoint, kung legit bang dito talaga ang isang marker na hinahanap natin. So susubukan natin to. So ayun siya, grabe, napaka klaro dito mga katsugay do. Nakakindat lang dito sa gilid. Tunay at legit siya mga katsugay. So naka smile lang siya. Sulit talaga ang pagkagawa. Wow. Talagang nilagyan siya ng mukha. So yung pointer niya, dahil malalim dito, dito yung lalim niya. Tingnan mo yung open niya. Bibig niya, oh. Nilagyan pa siya ng ilong. So yung point niya, dahil naka-slope siya dito, meaning dito yung point. So tugma o tama yung basa natin. So sa bandang north yan, ha, north, northeast. So dito tayo sa bandang west. Titignan natin to.
ito yung marker na C. C, E at 3. At saka sa 3 na marker na ito yung letter C at saka E. Yan yung E. Yan. At saka andito pa yung number 3. Sinama siya, yan. Sa number 3 mayroon siyang nilagay dito naka-emboss kaya letter B. So meaning CE3B. So sa letter C, tunnel, gold deposit ang meaning sa letter C. Encoding at saka sa E, sa sign is pointer of east west. Ito andun lang yung tinatawag natin, sinasabi natin kinang east. So east, letter E is east. At saka sa number 3, yung number 3 3 meters galing dito sa bato na to. Takbo ka ng 3 meters pointer to east. I-tunnel mo siya dahil mayroon sign na letter C. Yung C is tunnel at saka gold sign. Yung letter B malamang is box or budha. So dalawa lang ang kalugan niya, letter B, box or budha. Ganun lang siya mga ka-true guide. So kung balik tayo, proceed mukha ng tao, hayop, ganito lang siya basahin, no? So makikita mo siya, iwawala mo na siya sa isip mo yung letter C, E, B at saka 3. So gamit yung mukha ng tao, hayop. So ganito lang siya basahin mga katubayd. So tignan mong mabuti. Tignan natin mabuti. So naka side view, naka slanting. Yan yung point niya, meaning galing dito. Kung dito ka maghukay, matunnel mo siya ng 3 meters. So dig down ka papunta pointer top east. At kung dito sa buo mo siya tignan, sa malaking bato na to tignan, dahil mayroon siyang ukit na triangle, oh. Ukit triangle siya mga katsugay da. Ayan pa, oh. So ganun, oh. Sa dito klarong klaro mo siya titignan sa mukha ng tao, hayop. Ganun lang din dito kung sa buo mo siya titignan. Yan siya mga katsuwed. So ganun ang posisyon, papunta ka sa S, ibalik ka niya sa S. So ngayon, south, try natin yung south. Hanap tayo ng bato, maraming bato dito. Titignan natin to kung ito. Subukan natin to kung mayroon kasing kakaibang dots o sisil. So ganun lang din ang pagkagawa niya, nakatalikod yung mukha niya. Ito yung tatak dito mga idol, oh. Nagtatak siyang letter C dito at saka dots. Ang dots niya na may pagkaukit na heart diamond to, tapos maliban sa diamond, kinontinue na yung heart. Meaning, letter C, galing ka dito sa letter C, sa bato na to, target mo ang heart. I mean, yung heart is treasure. So, pinabalik ka niya doon sa sinasabi natin. Ganun siya. So, gamit yung mukha ng tao, C, at saka yung heart, yung mata niya, at saka ito yung bibig. Bibig. Ito yung bibig, oh. So, nakakindat siya, nakasiplat siya dito. Ayun siya. So legit. So punta tayo sa north. Tignan natin kung pareho lang ba ang pabalik ba siya dito. Dahil nga sumubra na tayo ng eksakto. Sinubra natin. Kahit hindi na tayo nakapunta niyan. Ito lang dito sa marka na to. Is klarong klaro na. Klarong klaro na. At saka dito, ayan, oh, yung mapstone kanina, ayan yung pares, oh. So nakapikit lang siya. So nakabuka dito yung triangle na ukit. So ayun siya mga katsugay, dito siya nakapoint o nakaharap. Okay, maraming salamat po at sana mayroon kayong nakuha na malaking idea dito sa pinapaliwanag ko, sa paraan ko.
Hopefully, sana po tayong lahat is mag-success. Sa lahat ng na-remap ko na area, kung natrabaho ninyo na, ipa-update po kayo kung nakakuha na ba kayo o na-istapan nyo na ba, para hindi tayo ma-worry kung ano bang nangyari sa trabaho ninyo, kung ano man yun. So, paki-update po ako, dahil yung na-update sa akin is 5 lang ang nag-update sa akin, maliban sa iba na na-remap ko. So, ganun siya mga ka-true guide. Maraming salamat at see you sa mga next video na gagawin ko. At kung bago ka pa lang sa video ko, kung at sa matagal ka nang nanonood dito sa video ko, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, paki-subscribe po, paki-pindot po yung subscriber button, at saka pindutin niyo po din kasama ang notification bell, yung bell na all, para lahat ng mga video na gagawin ko is makita ninyo. So legitimate na remapping, tunay na remapping, at saka kahit walang gamit na gadget is tuntun o tugma natin kung saan. Malalaman naman natin kung anong klase ang binaon, kung gaano ba siya kalalim sa paraan na yun. So dito, dahil sa marker na 7 C E B at 3, so pwedeng 3 meters lang yung lalim niya, pero rapid stone ang paggagawa niya dito. So ganun siya mga ka-true guide, pwede siyang 3 meters bawat isa nito. Dahil east and west pointer, pwede siyang 3 meters. So ginawa nilang E, binaliktad lang, ni reverse o ni reflect, kaya 3 meters pwedeng lalim niya, 3 meters. So hope you enjoy mga ka-true guide. Maraming salamat po at God bless sa atin lahat. Keep safe sa lahat ng mga TH natin na nagdidigging.